Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako ngayon para batiin si ang ating bagong presidente na si Mayor President Rodrigo Duterte. Naniniwala po ako na kayo ang talagang nanalo bilang presidente ng Pilipinas at binabati ko po kayo doon sa inyong pagkapanalo. Congratulations po sa inyo and we're so happy na kayo po ang nanalong presidente ng Pilipinas ngayong nakaraang eleksyon ng May 9, 2016. Kaya lang po, ito nga po ang title ng video na ito. May pakiusap po kaming mga Pilipino sa inyo na isang napaka-importante at napakalaking bagay na kailangan po sa tingin ko kailangan ninyong tutukan ngayon pong kayo na presidente ng Pilipinas. Ang pakiusap po namin, pakiusap ko po at namin lahat, sana po ay i-open nyo uli ang recount o ang pagbibilang ng boto nitong nakaraang eleksyon, lalong-lalo na sa vice presidential at syempre na rin sa presidential elections, dahil ang concern ho ng mamamayan sa presidential election ay bakit ho pang lima si Ginang Miriam Defensor Santiago. Siya po ay inyong kaibigan at alam ko pong malapit po ang loob niya sa kanya at hindi rin kayo maniniwala na siya ay nakalagay nanukulok sa panglima sa ngayong nakaraang botohan sa pagka-presidente. And everybody knows that the competition was only between you and Ginang Miriam Defensor Santiago, dahil kayo po ang talagang pinakamahuhusay at inaasahan ng mga Pilipino na posibleng manalo talaga. At number 3 sa ranking most likely ay si, sino ba yung isa? Si Grace po, yan. At pang-apat sa tingin ko, kasi yung pang-apat man si Binay talaga. Hindi ko po mawari at ng mga buong mamamayang Pilipino, lalo na sa Facebook at sa iba't ibang website sa internet, which is more really more reliable sa lahat ng mga surveys na lumalabas. Nasa top 2 or top 3 po lagi si Ginang Miriam Defensor Santiago, nakaanin ninyo. Nakakapagtaka naman na number 5 siya, no? Ito ho'y actually hindi ito katawa-tawa. Nakakatawa lang isipin dahil napakalakas po ng impluensya ng mga masasamang loob para mangyari ang itong ganitong klase ng palabas at katiwalian sa ating eleksyon. So sana po muli ko pong nire-request sa inyo at ng buong Pilipinas, in behalf of the whole Philippines, mamamayang Pilipino, na sana po magkaroon po, gumawa po kayo uli ng recount ng lahat ng mga boto na isinagawa ng mga Pilipino nitong nakaraang May 9, 2016 presidential and vice presidential and senate na rin at ang iba pang mga posisyon sa itong nakaraang election. So yun na nga po, alam ko po magagawa niyan, kaya niyong gawin niyan, at sana po ang mga tauhan na gagamitin ninyo at kukulin ninyo sa pagbibilang muli ng mga botong ito ay hindi na ang COMELEC personnels, dahil alam niyo naman ano pa ang isaysay ng pagbibilang muli nito kung sila rin na magbibilang uli. At ang yun nga, yung hindi na ang Commission ng Election staffs ang magbibilang, sana po kumuha kayo ng mga tauhan na magbabantay sa pagbibilang at mga magbibilang mismo na sa tingin ko po ay kayang-kaya ninyong gawin, at naniniwala po ako sa inyo na kayang-kaya ninyong gawin lahat ito.
Simple lang po yun. Madali lang. Pwede po sa mga bawat presinto pa rin. Ay, bawat munisipyo ng bawat city, bilangin uli itong mga botong ito. At kahit po tumagal ng matagal, ay tumagal ang pagbibilang, ibig sabihin, maghihintay po kami, malaman lang namin ang tunay ng mga resulta nitong nakaraang eleksyon. Bawat munisipyo po, at kung hindi man siguro kaya dali na sa Pilipinas yung mga election returns na sinasabi or yung mga mismong boto mismo ng mga Pilipino, sana po ay kahit sa bawat munisipyo, meron kayong maia-assign, pakiusap lang po na sana po meron kayong maia-assign ng mga tauhan ninyo na magbabantay sa pagbibilang at magbibilang po ng lahat ng mga boto na nakolekta galing po sa ating mamamayang Pilipino na bumoto para sa nakaraang May 9, 2016 elections. Maraming salamat po at congratulations po ulit sa inyo. Sana po ay matugunan ninyong pakiusap ng buong Pilipinas. At luluwag po sa lahat. Masaya po kami dahil alam namin mapapaunlad ninyo ang Pilipinas. At yan pong mga walang hiya at mga masasama sa gobyerno, sana po ay malipol o ma-wash out ng lahat in a matter of time, and tsaka in a great way. Okay po, at maraming salamat po ulit, and good day to all. God bless you all.